Napakaganda ng sunset dito sa loft ni Chef Berhel. Dito tayo nagpalipas ng hapon. Bago magtakip silim, hinintay natin yung ibon natin. Hindi na talaga nakauwi. Diyan lang kayo mga lodi, samahan ninyo ko. 3, 2, 1. Welcome back mga lodi, mga tropa. At shout out sa mga tropang gulong. Salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa channel natin mga lodi. Kahit nagulong tayo, nandyan pa rin kayo. Ito bago magpakip silim o mag-sunset. Pagka-uwi ni Chef Beryl, umakit agad kami dito sa loft niya. Pinatawag niya ako. Siguro nararamdaman niya na nalulungkot tayo. Tapos na yung kalungkutang naranasan natin nung hindi tayo inuwi anong ibon natin. Pero dito tayo ngayon sa panibagong pag-asa na bigay sa atin. Ayan, tingnan ninyong mabuti yung mukhang impactang ibon na yan na ipinipresenta ni Chef na ibigay sa atin. Tinatanggihan ko nga, pinipilit niya ako. Baka hindi kayo naniniwala, ipaparinig ko sa inyo yung audio nung usapan namin tungkol dyan sa ibon na yan. Anak lang naman yan ng Santa Ana, second place lap winner ni Chef Berhel sa NHPC. Ito yung audio mga lods. Second clutch to? Oo, nakita na yung belgen. Kuha mo isa. O sige. Saka yung sa nuno. O sige. Ito maganda oh. Nakano to, SJ naman tayo naka-BSRT sa to. No. Pero eto talagang dahil kaya napunta tayo dito sa loft niya. Yung tatlong ibon niya na napakakunat na umuwi pa rin. Malupit pala itsura nito. Walang talukap eh. Ito yung checkered. May sticker pa eh. Nadisgrasya nga ulit eh. Oh? Sumabit siguro yan. May nagawa ka ako, may mga ano. Oh, walang talukap pa. Hindi mo na in-scratch yung sticker. Ang liit na ibon nito, no? Buti nakauwi. Ano yan eh? Kapatid lang ano, white tail na yan eh. Asan ba si white tail? Ano? Yung white feather? Ito. Ah, ito. Bakit white tail? Hindi naman white tail to ah. Ah, kaya lang ano? Isang piraso, kaya white tail tawag namin. Ah, sinyalis no? Barako pala to eh. Sinyalis. Ay, hen ba to? Kung barako. Ito yung si ano, si Matlog yung nakauwi. Kamukha lang. Ah, kamukha. Ito mga pang norte, pang summer mo sa kabila? Hindi mo natanda. Buti ka pa, may pan-summer. Anak ng teteng ako, wala. Akala, apat lang yan, tatlo. Akala ko kasi may ay, may puti na umuwi, oh. May matitira ako. Kailan umuwi siyang galing ang puti na yan? Nagkasakit yan, di ba? Niload ko ng ano, salaminos, luwa na ikol tapos si Paul. Ah, buti, nakauwi, puti siya. Umuwi siya, malinis na, magaling na. Ah, kailan na siya nakauwi? Paso derby na, oh. Hindi siya maaabot. Ilang araw bago nakauwi? Ulo, isang buwan na rin. Siya? Ay, motor rito yun. Bago lang din to. Hindi, ibig ko sabihin, galing na siya ng Matnog. Hindi, wala pa to. Ngayon pa rin pa. Ano lang, yung... Kaya lang race. Ito, Martes na umuwi. Lunes. Hindi, ganun din. Kinabukasan din. Ah, kinabukasan. Lunes. Malakas sa ibon yun. Malakas. Kak, no? Kak pa. Anong lahi yan? Kanyang lahi? Lain din to no, ano? Janarden. Ni Paasa. Tatay din, ano eh. Kapatid ni Paasa sa tatay. Ang ganda ano ha, pulbos ha. Parang pulbos eh. Oh. Ito yung nabali oh, binulot ko bago mag-derby. Taba na. Sakto na yan. Oh, hindi naman ito mag-uulot. Ayan yung nasunog. Sunog pa rin oh. Ito yung nasunog sa kuryente. Kanino to? Kanong lahi to? Line to ni ano. Nung ano, white feather sa'yo. Aha. Line ng goke. Tsaka ano, nung ano. Pating yung white feather na eh, ewan ko ba. Na may mata oh. Oo nga, kamukha, no? Oo. Pulang-pula. Yun yung nanay niyo. Oo. Nanay niya rin yung ano, mga yung nag-apari. Kaya anak. Pala sa ismasha. Yun din yung white feather na yun. Kaya sa ismasha, no? Naalala ko noon. Yung space rin din. Yung will to return nila, kahit na ismash, yung lahi nito. Oo, oh, uuwi talaga. Uuwi. Oh, yeah! Ay, wala rin ito ng ano, training, eh. Buti pa itong mga to, no? Nakauwi, oh. Bumalik niya. Isang na, linggo. Nasa derby sa training. Na. Oh, makunat. Kung may babalik pa ata, sa'yo ata yun. O dito nga, sa'yo nga. Oh.
Ayan, oh. Sino yan? Nagparonda ka ba? O dagit? Mukhang akin yan. Dito yata. Ah, sa kabila. Eh, ba't yan tumapo? Ito yung ano, line ni Tusi. Yung white tail. Yung white tail kasi ito yung nadakma. Nadakma rin to. Yun. Ah, may, wala na yung puti. Nawala na nga eh. Iba na yung tumubo. May puti ito. Nawala na yung puti niya. Matitibay, no? May Paris ba yan? May Paris to pag Friday lang. Kaya pala eh. Yung sa akin, walang Paris eh. Hindi yan. Tumata niya, oo. Oh. Ganito nga yung itsura ng mga balilingin. Baliling to. Survivor to. May video pa nga ito eh. Papakita ko sa'yo. Ito yung vlog mo to. Gumaling sa baliling. Eh. Papakita ko paano sa'yo. Paano mo nasabing baliling? Umiikot na talaga. Umiikot talaga. May video to. Papakita ko. Send ko sa'yo. Anong pinanggamot mo? Aloe vera. Marami akong aloe vera to. Sinubuha ko lang siya. Sunrox. Nakakaawa. Nakakaawa. Parang mamamatay pagka sinusunrox. Ganda nung tingnan mata mo, niya. Nung gumaling siya, pinakawalan ko. Binitawan ko. Inakay, inakay. Hindi, ganito na rin siya. Ba't matanda na, nabaliling din to. Ba't matining na rin yun. Tapos binitawan ko lang siya. Dito lang nakakulong yan, oh. Sa cage. Diyan lang siya. Napakaganda ng mata ng ibon na ito. Hindi mo aakalain na nagkabaliling ito at napagaling niya. Patusok yun, no? Yung pakpak niya. Ang liit nung ganito, yung... Tsaka maliit lang din talaga. Pero yung tsura, tingnan mo, oh. Ang kulit na iba, no? Kaya nga, eh. Ito yung ano talaga. Ito yung video nung pinapakita namin kanina sa inyo ni Chef na nagkabaliling. Ito yung itsura niya nung nagkaroon siya ng sakit. Hindi pa ako nagkakaroon ng ibon na ganyan, naging ganyan ng itsura. Baka hindi ko kayang pagalingin niya tulad ni Chef. Pero katulad nga nung sinabi niya, ang pinanggamot niya dyan ay aloe vera at sunrox. Gift bird kasi sa kanya ito nung isa naming kaibigan. At winner ang mga lahi nito kaya talagang pinilit niyang buhayin. At yun na nga, napagaling niya, pantabi na at ikakasa niya na yan sa hinaharap. Kung marami ang magtatanong kung paano niya ibinigay yung sunrox at aloe vera, sa susunod na lang dahil wala na tayong aabangan sa Linggo, makikiabang na lang tayo sa kanya. Alaminos na may sipon to, tapos namamagay yung mata, niload ko. Magkakasabay, alaminos din na uwi, na awit yung mga ibong ko. Kaya nga, may mga sakit pa. Oh, may sakit. Smash din yun eh. Tragis na yan. Di ba smash? Magkakasabay tayo nun. Yung naka-SJ yan, oh. Sayang nga, hindi naabol. Ano. Nakawi, young bird sana siya, no? Kung umuwi ito no, ano, bago magpa-derby, pwede pa eh. Ang ganda na niya. Pero nawala siya ganyan. Eto na yung mga YB na pinaharvest sa atin ni Chef. Ini-inspeksyon pa niyang mabuti bago niya isurrender sa atin. Joke lang mga lodi. Siguro ay dalawa lang ang kukuhanin natin dyan dahil hindi naman natin kaya na ilipat dyan ng marami dahil meron pa tayong ibang tropa na magbibigay din sa atin ng ibon. Eto na ang inaabangan ninyo, yung sikretong gamot kung bakit napakakunat ng mga ibon ni Chef niya. Siya na mismo magsasabi. Anong gamot siya, bro? Sabi mo na. Super B12. Super B12? LDI. LDI. Hap lang, tapos isang victory. Ayos. Ganun lang, ganun simple. Tapos hilot-hilotin. Lang yan, di mo na inihilot. Ngayon ko lang narinig yung LDI na yan. Ito pang kalapati talaga to. Si ano, Miyerkules ako subo yung iba na ito eh. Sa akin kasi pinagsusunod ko yung ano eh. Si sinong gumawa niya? Kanya-kanya kasi kami ng gamit ng vitamin B. Hindi ko na naitanong kung ano yung ginagamit niya pero yung tempo na lang ng pagbibigay niyan. Katulad niyan, Webes ngayon, Friday ang loading. Kinakargahan niya na yan at bukas, ibang vitamin B naman ang ibibigay niya dyan. Yung mga B-complex talaga, nakakatulong yun sa mga ibon natin para tumibay. Pero dito ko na muna tatapusin ang vlog na ito. Shout out sa mga tropang gulong. Salamat sa inyo. Bye.